Iwan mo na ako. Ilang beses kong sasabihin sa inyo, hindi ko alam kung saan naroon ang asawa ko. Asawa ko? Noon. Pero asawa mo na si Sandra. Akin na ngayon si Isabel. Kahit kailan hindi siya naging sayo't alam mo yan. Kaya nga kinailangan mo pa siyang ikulong at itago sa lahat ng tao, hindi ba? Na hindi sana nagulo kung hindi ka dumating sa buhay namin mag-asawa. Pwede kong kalimutan lahat ng atraso mo sa asawa ko. Lahat ng kahayupang ginawa mo sa kanya. Gayun din sa mga anak ko. Kung sasabihin mo sa akin kung nasaan si Sandra. Si Sandra naman ngayon ang hinahanap mo. Sino ba talaga ang gusto mong makita, Juan? Nasa kanyang mag-ina ko. Si Isabel? Paano mangyayari yun? Samantalang, nagpapunta siya ng tao rito para malaman niya kung saan naroon si Isabel. Nasa si Sandra? Nakakulong ako dito. At habang buhay akong makakulong dito. Anong malay ko? Kung ano nangyayari sa labas ng seldang to? Tayo na. Walang mangyayari sa pakikipag-usap sa taong to. Juan, kapag nakita mo si Isabel, pakisabi lang kung saan niya ako maaaring dalawin. Baka namimiss niya na ang pangangarinyo ko. Tama na ako, tama na ako. Hindi ka kailangan ng asawa. Kahit mabulok ka sa kulungan, wala ka ng sabel na makikita. Ang makakasama mo rito, mga kriminal na kagaya ko. Hello? Sino ka ba? Bakit mo ba kami ginaganito? Ano bang kailangan mo? Mamamatay kayo ng anak mo. Hayop ka! Wala kami ginagawang kasalanan sa'yo! Pwede ba? Tingilan mo na kami! Tingilan mo na kami! Lena? Hayop! Anton! Anong nangyari dyan? Tingilan mo na kami! Elena? Ano nangyari? Louie, tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Mamatayin mo na kami! Nino! Hello? Hello? Louie! Pamatayin na niya kami ni Anton! Tulungan mo kami, Louie! Tuloy! Anong ginagawa mo dito? Danilo, ginagawa ko ng lahat ng paraan para makita ko si Ceci. Pero hanggang ngayon, wala makapagsabi sa akin kung saan yung kinaroroonan niya. Pare, nahirapan na rin ako eh. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Eh, kasalanan mo lahat to eh! Alam ko. Alam ko hindi ko siya dapat pinabayaan. Hindi ko siya dapat iniwan. Pero hindi ko sinasadya. Tumiski ako. Kasi ako nahihirapan na sa pagkawala niya. Aaminin ko sa inyo, kung bakit ako nagbalik. Gusto ko siyang nangyayari magpakasal. Gusto ko bago kami umalis ng lola ko.
Kasi gusto ko siyang makasama eh. Hindi ko ginusto umabot sa ganito eh. Ay, mahal na mahal ito yung kapatid mo. Alam ko anong gagawin ko eh. Buboy. Tama na. Nawa ang kita. Naintindihan. Sila. Patawarin niyo po ako. Napangako ko po sa inyo. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nahanap si Cecil. Habang buhay po, kahit habang buhay. Hanapin ko siya. Danilo. Magtutulong-tulong tayo. Hanapin natin si Cecil. Nay! Nay, bakit ano nangyari? May tumawag sa kanya. Pinagbabantaan ang buhay ni mag-ina. Papatayin doon na tayo! Ano ka mula ako iiwan? Hello? Kumusta ka na, animal ka? Buhay ka pa pala. Ano bang kailangan mo sa amin? Ikaw. Ang buhay mo. Kung hindi ako nagkakamali, kilala kita. Masigurado ko lang kung sino kang talaga, ikaw ang papatayin kung hayop ka. Pati nanay ko dinadamay mo sa kasamaan mo. Kung may atraso ako sa'yo, ako ang harapin mo. Maglaban tayo ng lalaki sa lalaki, hindi yung nagtatago ka dyan sa likod ng telepono. Ano? Magpakita ka sa akin, hayop ka! Bangkay ka nang haharap sa akin, Anton. Hello? 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 Wala akong ibang taong maisip na maaaring gumawa nito. Kundi si Brian lang. Iyon ba yung kasintahan ni Esperanza? Maliban kay Jaime, siya lang ang pwedeng gumawa nito sa amin. Ba't di natin siya tanungin? Alam ba kung saan siya nakatira? Si Attorney Salazar. Sigurado akong alam niya ang kinaroroonan ni Brian. Alam niyo na gagawin niyo, ha? Mabuhan ng bayad, bibigay sa inyo pag nagawa niyo ng maayos at malinis ang pinapagawa ko sa inyo. Nagkakaintindihan ba tayo? Sige. Ryan, mag-usap nga tayo. Huwag na, anak. Anak, huwag na. Ikaw nang gugulo sa amin ang inay ko, no? Magtapat ka sa akin, ha? Pinagbibintang ang buba ko. Huwag ka na magkunwari pa. Walang ibang taong pwedeng gumawa sa amin ito, kundi ikaw lang. Wala ko nalalaman sa sinasabi mo. Kung may atraso ako sa'yo, at masama ang loob mo dahil iniwang ka ni Esperanza, huwag mo nang idamay pa ang inay ko. Akong harapin mo, tarantado ka. Hinahamon mo ba ako? Hindi ako natatakot sa iyong hayop ka. Sige, tama na. Laban ka! Ha? Tama na. Huwag ba?
lang awa mo na! Ako na lang ang saktan mo, wag ang anak ko! Ala, kasalanan yung gagawin mo. Lamag sa batas yan! Makukulong ka! Nasa harapan kayo ng pamamahay ko. Self-defense ang gagawin ko! Ano, sige, ha? Kapag tinuloy mo yan, kailangan patay mo na rin kami. Sapagkat sinusiguro ko sa'yo, hindi magiging self-defense ang gagawin mo. Habang nabubuhay ako! Sa susunod na guloyin mo ako, hindi na kita sasantayan. Malis na kayo! Malis na kayo! Ha? Halika na, halika. Sa pagkakataong ito, hindi lang basta pananakot ang ginagawa ng taong tumatawag sa inyo. Mabuti pa kumuha ka ng security guard para mabantayan kayo. Alam ko, at malakas ang kutob ko, na si Brian ang may kinalaman sa nangyari dito. Bakit hindi mo siya paimbestigahan? Ikaw mismo nagsabi na kahit si Esperanza, wala siyang nalalaman tungkol sa kanya. Marami akong kilalang mauhusan ni investigador para alamin ang tunay na pagkatao ni Brian. Pero ang importante ay makakuha kayo ng bantay para sa kaligtasan niyo ni Elena. Ikaw? Ikaw ba nagbigay? Ano naman ang gusto mong gawin ko? Pagtakpan ka. Tinanong nila sa akin kung saan ka nakatira. Imposible naman na hindi ko alam kung saan ang bahay mo. Wala namang maniniwala sa akin nun. Hindi kita ipinahama kahit minsan. Dahil malinis ako magtrabaho, hindi katulad mo. Alam mo, kung may galit ka, kung meron kang gustong paghigantihan, dapat huwag sa mga sarili mong mga kamay. Dahil alam mo, meron naman mga ibang tao dyan na pwede mong bayaran kahit na sa konting halaga lang at mapapagawa mo na sa kanila ang kahit na anong gusto mo. Cynthia, sa akin siya may atraso. Kaya ako ang gaganti sa kanya. Pwes, magtiis ka kung sumabit ka. Kaya kong lusutan ang lahat ng ito. Huwag mo akong papakialaman kung ayaw mong pakialaman kung mga ginagawa mo. Talaga? Baka naman nakakalimutan mong ako ang nagtakip sa'yo sa pagpatay mo kay Cecil. O gusto mong sumabit? Anong iniisip mo?
Wala ho. Inisip ko lang kung paano nangyari lahat ng to. Kung paano kami nagkahiwain, wala eh. Kung paano kayo napunta kay Sandra na kapatid pala ni Mami. Ayaw sa akin ng lola mo noon eh. Kaya tinanong ko si Isabel. Namuhay kami ng mahirap. Kaya napilitan akong mga ibang bansa. Pinagsikapan kong maiayos ko ang buhay ninyo. Hanggang sa mabalitaan kong merong sakulang nangyari sa inyo. Na nahulog at nasunog yung bus na sinasakyan ninyo. Inakala ko na nawala na kayong lahat sa akin. Wala na akong matakbuhan noon. At si Sandra lamang ang tumulong sa akin. Dad, nung una kayong pinaglayo ni Lola, meron ba kayong taranda ang pangalang Rose? May kapatid pa ko kami, si Rosella. Siya ho ang anak niya kay Rose. Sadyang wala nang papantay sa iyong pagmamahal. Dinadalangin ko. Music.